At marami na po mga kapuso natin ang abala na sa pamimili ng mga regalo, kadalasang puntahan ng mga tiyangge dahil sa kanilang murang bilihin. Paalala naman ng BIR sa mga nagtitinda, magbigay kayo ng resibo para sa mga ibinebenta nyo na ang halaga ay 25 pesos pataas. Nakatutok si Claire Delphine. 8 taon ng laman ng mga Christmas Bazaar o tiyangge si Aling Lilia. Bawat itatayong bazaar, saan mang sulok sa Metro Manila, sinisikap daw niyang makakuha ng pwesto para sa mga panindang damit. Patok daw kasi itong panregalo sa Pasko. Nako, yung mga bumibili, nagdala ng listahan, ito para kay ganito, kay ganun ba? Nakaka-enjoy din. Na-enjoy din kami kasi hindi lang isang item, dalawa. Yung mga namimili din, enjoy din sila kasi yung presyo medyo mababa kaysa tindahan. Pero di lang mga vendor at shopper ang nakaabang sa mga bazaar, kundi pati ang Bureau of Internal Revenue. Paalala ng BIR sa mga nagtitinda sa bazaar, mag-issue ng resibo sa mga customer para sa mga bibiling item na 25 pesos pataas. Mag-iikot daw ang mga tauhan ng BIR upang magsagawa ng random check sa mga bazaar. And these are receipts that official, no? Hindi pwede yung nasa bookstore na resibo, no? In fact, one of the things we will be implementing this coming year is because selling of receipts in bookstores are banned. Violation ho yan, no? Non-issuance of receipt. They will have to pay fines or penalties and then they will be assessed whatever taxes that are due. Ang DTI hinihikaya din ang mga shopper na humingi ng official receipt dahil magagamit din daw ang resibo kapag kailangan isoli o palitan ang nabiling gamit. Ayon sa BIR, 40% raw sa ekonomiya ng bansa ay binubuo ng mga transaksyon o serbisyong mula sa mga informal o unregistered businesses o professionals na hindi nagbibigay ng official receipt. Ang epekto raw nito, ilang bilyong pisong na walang kita sa tax collections ng gobyerno. Sa pagpapaigting nitong Sand Tax Clause program ng gobyerno, umaasa ang BIR na ngayong Pasko, hindi lang mga shopper at mga nagbebenta sa bazaar ang magiging happy, kundi maging ang kaban ng gobyerno. Claire Delphine, Nakatutok 24 Oras.